ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nag-goan sa kanila na umakyata kayo dito at matutunaw ng mundo. Are you Senor Aguila or not? Yung Senor Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh! Sa pilitang... Hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Nag-asawa na naman doon? Sa pilitang pinag-asawa ng ibang lalaki. Na ibang lalaki. Senor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis ma-save pa yung kung nadala sa ospital, hindi po, hindi binawalan po. Mo daw. Internal examination po. Internal, kung OB gynecology. Internal po. Examination si Senior Aguila doon sa asawa mo. Kasi si Senior Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. December 14, 2020, nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon atong adlawa dito ko nanagat nya pagkahapon dito na naibaw-an na nanganak na dai ang asawa. Early morning, madaling araw nanganak na pala yung asawa ko. Pero galing ako ng nangingisda. Pagdating ko nanganak na yung asawa ko. Moto na pag-abot na sa bahay sugat ahong bata nga nabilin sa bahay kay dito naman ang asawa sa function hall paanak. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko ng anak doon sa function hall. Na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mato nga. Sandali, anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital? Clinic or paanakan or what? Sa mga tanaw ni mo? What? Kuan man si Jasir sa ya pakibali na gamit o hospital, gihimo naman itong hospital sa bayanihan. Murag, kuan na siya bisita ganit sir sa kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo, sir. So ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba. Tayo. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang, sir. Sa kwarto lang? Kwarto. Walang gamit? Equipment, mga health equipment? Mayroon din, sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang... Kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi? Meron sila? Awa namang pang-examine sa ihi. Examine sa ihi? Oh. Examine sa tae? Oh, meron sila? Naa dito. Sigurado ka? Sure ka, sir. Dali, ha? Totoo ba, Mamerto? Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kuan? Hospital? Ihian? Yung laboratory? Ha? Ay, hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens. No. Meron kayong ganon? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Ah, hindi ka pa? Hindi pa ba panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente? Hindi pero pa. Membro ka na during membro, the time? Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes. Follow-up lang po kay Jerens Quilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat dun sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon. Tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila. Whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob. Ikaw ang tinuturo 2019 na
nag-auhag, nag-guan sa kanila na umakyat kay dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at the time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh! O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa Kapihan at matutunaw na ang mundo? Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung... Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? Sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na na Senior Aguila, na yung screen name ko is 2021 na po, yung nakaregister yung... 2019 ka pa, sinatawag na Senior Aguila, kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa Kapihan. Hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, yes, pwede natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na pa-examine, very clear. Very clear, Your Honor, sa lahat. My memory is very fresh. And if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Moto nga pag naghumanahog ilis nga to ko sa function hall na may giilan na mo nga skibali hospital. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Moto nag-istorya mi sa akong asawa. O gijara kang kong gisubayan o unsay nahitabo sa isang pagpanganak? Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni ang asawa nga si Milani nga naglisod si Jag panganak tungod kay ang bata nang una, nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So, breech birth po. Suhi. Moto nga, isubay siya nga, dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani, ingon siya, lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Motong, ikasapan siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man diyan kinabuhi og mo kibalim surrender si Jasa na dili ni jamay pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga kumadrona yung nagpapaanak sa kanya na dapat di matakot. Moto nga. So Sir Randolph, so nung yung asawa nyo muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan gumihawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? Ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident idyang nahuna nang ipagawas ang bata kay para makampante ang ginawa ng mga kumadrona ay Matong ilang gi-adyog si og ang asawa mo rag gipugos og tulak ang tiyan para mugawas ang bata unsa ingon siya na tinulungan yung nang kumadrona na masiog mapush yung bata para lumabas. Matong
ingon siya nga sa diya nang nahawiran ang tiil moragi fugos tugutudto nila o pagawas para ang bat ang siya malibre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang dahil kumadrona na tawag mo doon yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot, ma'am, kay kibali panahon naman to sa isang pagawas gato, dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa Kapihan. Ano ba sa Kapihan? Ikaw na sa baba ka na. Bumaba ako, sir. So, nandun pa siya sa Kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Oo, nandun yung ilang anak mo andun sa Kapihan? Dalawa, sir, babae. So, may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala yun, pa? Ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Oo, sa pilitang pinag-asawa ng pinag-asawa ibang lalaki. Na ibang lalaki? Opo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yun, Sen, yung asawa niya? Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mato nga, pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas, pajok? Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale, yung buong katawan ng bata ay pale. Maputla. Na? Putla, maputla. Anja, pagka matingapog ko sa itong bata kay naibuwa, manggawas ganito ang baba. And then may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mato yung gusto, sir, nga gusto na nga may baba gatudag ang bata sa ospital si Diri Socorro. You're the father. Dapat binaba mo na, dinanong mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal? Sino nagbabawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, hindi binawalan mo daw? Hindi po. Hindi? Hindi. Dahil wala akong, dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oo. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kamadrona na yun? Yun si Jila Hugar. Hugar? Sino pa? Si yun. Kumsik, please take note para imbitahan natin kung mayroon pa tayo isang hearing. Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jayla Hogar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yung kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila nagpapangyak. Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot,
mga dating BHW, hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang yung kuan lang, ako ipinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair? Yes. Kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi sila magbabawal dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ni ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Jadahok, at saka Roseli Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerins Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat, na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerins Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerins Kilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagde-decision talaga, ito matatanda? Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerins Kilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerins, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na waya ko'y nahimo sa ang bata nga ahong mahipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon? Di pa. Pagka pizza 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? Dalawa, sir. 2 days? Opo. After pero that, hindi pa siya nakaiyak, sir. Hindi pa nakaiyak? Oo. Nung mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiiyak. So, parang hindi siya nakaunang paghinga? Kasi hindi pa siya nakaiyak pagkapanganak. Yung laway niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa niyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby niyo sa ospital? Oo, ako sa nga isang giingnan na ato ning igawas kay og dili na to ni pa-ospital, mamatay ka doon yung bata kay... Sinabi niyo rin yon doon sa mga kumadrona? Untrained man, sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Waya na nauing na ang mga kumadrona. Kamera kibalis ang asawa nagka kuan istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malay. Hindi ko na sinabi sa kumadrona. Kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Dito na ni Jagis Sultinao na waya bakalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong
Doon, doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila? Sinabi nung asawa niya. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or... Ano yung, internal examination, Mr. Chair? Internal examination po internal, kung IE, OB gynecology. Internal po. Examination, si Senior Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay po na sa asawa nga. Kaya si Senior Aguila, usama po na namo, gailangan dito nga doktor. Sinabi din yun ng... Magpaanak po siya. Sinabi ng asawa ko yun na in-IEC. At kasi si Senior Aguila ay isa din siyang... Kinikilala naming doktor doon. Pero si Senior Aguila ba ang ano? Obstetrician gynecologist ng asawa niyo? Kuan sa, ma'am, kanang... In case na murag maglisod na ang mag-anak, anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi so siya for the record, ha? Sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismong gumawa? Oh, yung nga siya, nauwaw ko na siya. Nauwaw siya? Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Nahiya. Jerins! Totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Quilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. Yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sakop pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matacharge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya baka medical higit pa practitioner. Doon, Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, an authorized practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ah, mas malala. Baka yung expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero yes. Hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya.